Hi guys! So, sa video nito, pag-uusapan natin all about poops. Ano ba yung itsura ng healthy tsaka unhealthy poops? And then, ano yung mga meaning ng mga ganito? So, kung gusto malaman, ay syempre manood. At sa mga hindi nakakakilala, ako nga pala si Lailani at ako ay isang licensed veterinarian. So, like a Hellcat! So, yung healthy na color and then itsura ng poop, dapat yung poop is moist siya, pero firm, and then konti lang yung amoy. So, yung itsura ng mga unhealthy na poops ay pag nakita nyo yung poop niyang aso nyo, merong tugo dun sa end o kaya naman firm siya, maganda yung first na tae, pero sa huli is may mga mucus-mucus and then may fresh blood, possible na food intolerance yun o kaya may inflammation dun sa large intestine o kaya naman may parasite siya. Kaya syempre, pag napulgan nyo to, tapos nawala yung ganon, dugo-dugo dun sa end ng kanilang poops, ay syempre, parasite siguro yun. So, yung ibang itsura pa na hindi normal is yung pupo, watery siya, pero wala namang dugo o kaya mucus, is possible dahil nagpalit ng diet. O kaya may kinain siyang, syempre, hindi dog food, baka basura. Or pwede din sign ng parasite yun. Kaya, syempre, tignan natin. Pag nagpakain ka ng food na bago, tapos nagka-diarrhea yung aso mo, ay syempre, sign na food intolerance talaga. Yung stool naman or yung pupo na watery, tapos kitang-kita na may mga proglotids na worms, o kaya naman may mga gumagalaw-galaw na worms, ay syempre, sign yun na kailangan nang pulgahin yung aso. Yung iba naman na poop, yung soft na watery din siya, tapos meron siyang mucus-mucus, tapos mabaho, o possible na syempre, bacterial infection, viral infection, o kaya naman parasite. Pag yung pupo naman is black siya, black talaga, pero may form or depende, may form or wala. Pero pag black yung pupo, meaning nun is digested blood. Kaya meaning, syempre, may sugat dun sa or may bleeding dun sa digestive tract ng aso. Pero nadadigest yung blood, kaya nagiging black yung kulay ng kanyang pupo. Yung other signs pa na makikita natin pag yung mga aso na ang kinakain lang nila is raw diet, mapapansin, medyo whitish, tsaka chalky yung mga poops nila. Yun kasi is masyadong madaming calcium sa diet. And then sa mga animals naman na masyadong kumakain ng fatty foods, mga taba-taba, o yung sabaw ng mga matatabang pagkain, minsan mapapansin yung stool nila, greasy siya, or parang may mga mantika, ganun. Pero form din naman. Pero syempre, signs yun ng enzyme deficiency kasi dapat ma-digest ng husto yung food nila. And then, yung iba pang stool na mapapansin natin is pag nakita yung stool, may mga undigested pa na kibble, syempre, time to change your dog food kasi meaning nun, hindi siya na-absorb ng husto. Either hindi maganda yung dog food o kaya may enzyme deficiency si bebe. Kaya kailangan ng magprobiotics o kaya change in dog food kung ano man yung pinapakain. Pero pag yung aso nyo naman, maganda yung poops niya, moist siya, may form. Pero masyadong mabaho, syempre baka yung quality ng dog food is hindi maganda. So check na lang yun. So yun lang, sana mapansin yung mga poops ng aso nyo. Kasi syempre signs of good health talaga yung poops ng ating mga alagang aso. Like a Hellcat.